Ayan po. May mga bulaklak na talaga sila. So nakakatuwa kasi pag akyat ko, nakita ko yung mga bulaklak na to. Hindi ko masyadong pinapansin to kasi masyado ako nakatutok sa mga lettuce. So kahapon, hindi pa sila masyadong bumubuka. So ngayon, bumuka na po ang mga bulaklak na yan. Ngayong araw na to, andito po yung mga sili natin. Ayan po, galing po yan sa palengke. Namamalengke tayo minsan, tapos kinukuha natin yung mga buto nila. Tapos ginagawa natin dito, itinatanim natin para pag-aralan ang pagtatanim na yan dito sa hydroponic system. So, update ko na rin po sa inyo lahat yung mga bago nating pananim. Meron na po tayong mga kasunod na lettuce na itatanim. So, eto may kamatis tayo. Eto pong kamatis na to ay mga hindi na to galing sa palengke. Ito po yung mga cherry tomatoes na to, mga Italian, something like that. May mga ginagawang tomato sauce na rin dyan. So, yan po, dahil nakapagpatubo na tayo ng local seeds na galing sa mga palengke, susubukan naman po natin yung mga commercial seeds na binibili natin sa mga store na kagaya ng mga Ramgo or sa Shopee and Lazada. So ayan po ang mga updates natin dyan sa mga bagong pananim. Ito po mga kamatis pa rin po siya na mga magagandang klase, mga variety ng kamatis na maganda talaga. So ito, bell pepper to, galing to sa palengke, so tumubo na siya. Ililipat na rin po natin siya sa klatki pagdating ng araw at naging pataas na siya ng konti. Hindi ko na binibilang yung days niya kasi tinitingnan ko na lang sila sa tangkad bago ko siya ilipat sa klatki, sa taniman niya mismo. So, yun yung naging technique ko. So, as long as na marami na siyang daon, pwede na natin siyang ilipat sa kratki. So, tumaas man siya ng mga 6 inches, sa kratki ko na siya ililipat. So, yun po ang ginagawa natin sa mga fruit bearings na pananim natin. So, guys, isa pa, hindi po ako gumamit dito ng lettuce solution. Yung fruit bearing, yan po ang ginamit natin dyan. Kasi sila po ay namumunga. So, yung fruit bearing po, yun po ang mga solusyon na ginagamit sa mga namumungang halaman. Or gulay, ganon. So, marami pa tayong susubukan na halaman gamit itong hydroponics. Kaya antabayanan nyo po ang mga susunod nating video at dun lang po tayo lagi at tumutok sa mga gagawin nating video para at least ma-update kayo. Ayan. So, papakita ko na rin po yung mga lettuce natin. Ayan po yung update sa lettuce natin. So, ready for harvest na talaga siya. Gumanda na rin yung mga tubo nila. So, nakakatuwa.
Magandang hapon mga ka-greenhouse. Yun na nga po, kahapon chine ko yung mga pananim nating mga kamatis at meron na silang mga bulaklak. So nakakatuwa, ano? So yung mga sinusubukan nating pagtatanim nagkakaroon ng katuturan. Ano po? So napakasaya kasi kahit ganito kaliit lang na taniman, marami ka na palang maitatanim. So lalo na kung na-extend pa natin to or mapalaki, expand, siguro mas madami pang maitatanim natin. So yun na nga po, meron na tayong mga bagong tanim na lettuce para may kasunod na tayo dito sa susunod na pag na-harvest natin to, meron na tayong kasunod. Ano po? So napakaganda kasi merong mga resulta yung mga pinagpapagura natin. So ipakita ko ulit sa inyo kasi kahapon ko pa yan binidyoan, pero eto ngayon yung naging bulaklak niya, ang ganda na. So ang taniman niya is 2 liters na coke. So okay na rin siya kasi pinapalitan ko na lang siya ng mga nutrient every time na mauubos na siya. So dapat nito yung mas malaki dito, siguro yung mga Wilkins, yun ang mga dapat nating gawing taniman ng mga kamatis, yung mga fruit bearings na yan. So ito nga, ito dahil ay ito'y experiment lang at sinusubukan pa lang natin yung pagtatanim ng mga fruit bearings sa pamamagitan ng mga hydroponics technique. Yun, kratky. So tumubo siya. So mas magiging successful siya kung tumuloy siya sa bunga. So yuyugyugin lang natin daw yan para mag-pollinate. So maganda naman yung naging resulta ng tip burn. Medyo nawala na yung tip burn niya. Papakita natin. So ayoko kasing masyadong kunin to eh. So ayan na po oh. Wala na yung mga tip burn niya. Ito yung dating tip burn. Ngayon, ito na siya. Malinis na siya. So, ang ginawa ko, binawasan ko yung nutrient. Yung PPM niya. And, yung sobrang pH, inalis ko yon. Ayun, gumanda naman siya. 3 days na ngayon, buhat nung nag-vlog ako tungkol dito sa tip burn, okay na siya. So pwede na natin siyang i-harvest mga ilang araw. So itong lettuce natin na to, hindi pa to for sale. For ano pa to, iko-consume na muna natin kasi titikman natin yung pinakalasa. Although natikman ko na yung iba, medyo may pait talaga, pero meron siyang juice at natitaste din talaga. Pero konting pait lang naman eh. So pwede siyang panimpla doon sa mga vinaigrette burger, vinaigrette na salad, pwede siyang gawing vinaigrette salad. And burger, pwede siya kasi mas maganda rin yung may bitterness sa isang pagkain. Nagbabalance din siya ng sweetness and saltiness ng and yung acidity niya, nababalance niya yung mga maasim na bagay, nababalance ng pait na yan. Kagaya nung papaitan, di ba? Yung papaitan kailangan ng marami na maasim, sampalok, para mabalance yung pait niya.
Parehas din naman ito, kung depende sa timpla mo, kung ititimpla natin siya sa vinaigrette, gaya ng balsamic vinegar, magiging maganda yung lasa ng lettuce natin. So, depende po. So, sa akin, mas maganda siyang itimpla sa mga vinaigrette, gaya ng lemon, or ano, lemon, tsaka olive oil, tapos may honey. Yun ang pinakamagandang timplada dyan ngayon kasi may bitterness siya. So, yun lang po guys, yung update nitong greenhouse natin is maganda naman. So, gagawa ulit tayo ng video kung paano natin to i-harvest and gagawa tayo ng recipe about lettuce, kung magbibigyan tayo ng panahon para at least meron tayong idea kung paano natin kakainin na walang meat or whatsoever ang lettuce. Although marami namang nakakaalam tungkol dyan, pero meron akong isang recipe na talagang pwedeng pangontra dyan sa mga pait-pait na yan. So yun lang guys. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na para at least maituloy-tuloy natin tong pag-vlog natin. At paki-hit na lang yung notification bell para at least ma-notified kayo sa mga susunod kong video na gagawin. Mag-like, comment, i-share na rin po. Mag-comment para kung sakaling may tanong kayo na kaya kong sagutin, sasagutin natin yan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na at least ginagabayan tayo nito. Nagpapasalamat din po ako sa mga taong nagsusuporta lagi sa akin. Salamat po sa inyo. At sa 23 subscriber ko, salamat din po sa inyong lahat. Okay po. Lagi pong tatandaan, ang pagtatanim ay maganda sa kalusugan, lalo't lalo na ang tinatanim mo ay gulay. Salamat po, yun lang po.